magandang gabi po. Ito po ay maakin pa rin ng CT125. Pero ang problem naman po nito ay kuryente. Palyado kapag medyo natagal ang ginagamit. Ngayon, napansin ko rito replacement na yung stator. Pinapagpunan yung title na nakaraan. Basta dalawa kasi ang napapansin ko sa kanya. Mahirap siyang paandarin. And at the same time, pagka uminit naman siya, magkakaroon siya ng parang palya na puputol-putol. So, ang kailangan natin checkin dito ay yung kung malakas yung lumalabas sa kuryente sa kanya. Kung walang tester, pwedeng ititest nyo lang yung kuryente. Kung pag pinaandar nyo, kung gaano kahaba yung i-jump nyo ron sa papunta sa spark plug, tatanggalin nyo lang yung spark plug cap. Tapos paandar nyo. Ngayon, pinatay ko yung ilaw para makita. Tapos, basta paandarin nyo lang siya kung gaano kalayo yung talbog ng kuryente. Basta ganyan po ang sign. So, pag nilayaw nyo ng kaunti, wala na. Hindi na dumidiklak. O dumidiklak yung kuryente. Basta kahit yung sinumaya sa patenta ng spark plug. Kalimitan sira niyan ay yung primary coil o yung starting coil. O minsan naman, pag sila itong replacement, mas mataas kasi yung resistance ng mga replacement parts ay sa rin sa new parts. Kaya po, mapapansin nyo, napakalapit ng sira bago siya umuspark. Basta titestingin nyo lang po. Kapag natesting nyo na, mayroon pa kasing isang problema yan na yun nga, namamalya. Kapag namamalya siya, umiinit yung CDI. Yun yung mapapansin nyo. Hindi halos siya mahawakan. Pero ang pinakansira talaga po nito ay CDI. Gawa ng yun nga, yung napuputol yung print niya. Chuk-chuk-chuk-chuk. Yung ganun ang tanog. Halos. Basta pag hinawakan mo yung ceramic na kulay itin sa CDI, hindi mo mahahawakan yung mapapasok ka. Ang pinakansira po talaga nito ay yung CDI. Isasabay lang po yung stator na palitan kasi replacement siya. Wala na rin siya ron sa yung resistance niya, hindi na rin katulad nung sa good condition na bago. Bagong stator. Ngayon, kung may tester naman, kailangan matest yung resistance. Dapat ang lalabas sa kanya ay sa balser coil ay 217 point something ganun. Tapos doon sa primary rewind naman niya dapat 14 point something ganun lang dapat ang lalabas sa reading ng kanyang resistance. Kapag medyo malayo na ang reading kumpara rin sa bago, yung medyo pasira na rin po yun yung stator na. Sa pagtesting po yung kulay po lang wire galing sa stator, dun din po yung sa positive probe ng
tester, tapos yung ground naman niya ay sa black and yellow, yung negative probe ng tester. Ayan po, ang primary coil niya ay palisar coil na po yan, 237.5. Ibig sabihin, okay pa yung palisar niya. Medyo mataas lang talaga resistance kasi replacement. Tapos subukan natin yung isa, 'yung po ulit natin. Ayan o, medyo matagal na kung nakabuhay yung ignition system, pero napakainit pa rin. Umiinit yung CDI. Kaya ang posible niyan, may sirang parts doon sa loob ng CDI. Ang ginawa ko, hinanginan ko siya para lumamig. Isa pang base na pag-testing din, edi kung may kakilala kayong may CT125 din, pwede nyo isaksak doon sa motor nila para matesting. Pero basta ganong umiinit na, matik na yan. Kasi ang init dapat niya, yung medyo nahihipo naman, nahahawakan. Kapag nahanginan nyo na tapos malamig na uli yung CDI, ang mangyayari niya, gaganda uli ang takbo niya. Tapos hahaba yung kuryente. Hindi ko nga pala siya tinesting gawa ng tagal ko na siya tinesting sa pag tumatakbo. Ginagawa ko na lang ngayon. Tutestin na lang siya sa visual na lang. Yung kuryente. Mapapansin niyo po dyan, hahaba ng kaunti yung talon. Dahil lumamig yung video. Lakas na siya. So basta ang mangyayari po nun, papalitan na yung CDI, isasabay na lang yung iba dahil wala na rin sa range yung resistance niya para condition. Hanggang dito na lang po at maraming salamat, sana po ay nakatulong.